Hallelujah, praise the Lord. Una tigit sa lahat, bumabati po ako ng isang magandang-magandang hapon sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pangalawa po sa ating beloved and honorable Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of God. Sa lahat po ng mga beloved children, sa mga kapatiran, datihan man o baguhan, purihin ang mahal na Panginoong Jesus. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoong Jesus. Unang-una na po sa kagalingang ipinagkaloob sa aking beloved sweetheart. 2018, nagkaroon po siya ng isang napakabigat na karamdaman. Nagkaroon po siya ng heart failure. Yung ugat ho na patungo sa kanyang puso, maliit o malaki, ito po'y nagkaroon ng bara. So, hindi po siya makatulog, hindi siya makakain. Alam niyo, sa gabi po matulog po siya. Nakaupo na lang po siya sa stool, nakaupo sa unan. Sabi ko sa kanya, bakit hindi siya magpagamot? Ayaw naman po niyang magpunta sa ospital o magpa-check up. Pero sa kinalaunan, sa tinagal-tagal, it takes almost a month. Sabi ko, napilit ko din po siya magpa-check up. At doon nga po, na-diagnose po siya nung magkaroon po siya ng 2D echo. Ang sabi ng doktor, kinakailangan magpatingin kami sa cardiologist. Alam nyo, pagdating namin sa cardiologist, nagpa-exam ulit siya, nagpa-angiogram siya, at doon po nakita na ang heartbeat po niya is 36% na lang. Ang normal heartbeat po ng isang normal na tao is 55 to 75. So, napakababa po ng heartbeat niya. Ang sabi ng doktor sa amin, kinakailangan magkaroon ng emergency heart bypass operation ng beloved sweetheart ko. That time, kasi yung angiogram po is ang procedure sa ospital ginagawa. So, ayaw na po kaming palabasin sapagkat ang sabi ng doktor, anytime, any place, anywhere, talaga pong maaring magkaroon ng problema, maaring bigla na lang po siyang matumba, and then maaring mawala po yung kanyang buhay. Pero alam niyo, sabi po ng beloved sweetheart ko, Doc, uuwi po muna kami, magpa-fasting ako. Sabi niya ganon, preacher po ako ng Jesus Miracle Crusade. So, uuwi po kami, pipirma po kami ng waiver. Ang sabi ng cardiology sa kanya, sa medical, sa Manila doctors, Daddy, ako na lang po ang magpa-fasting sa inyo sapagkat napaka-delikado po. Pero alam niyo talagang, ang sabi nga ng sweetheart ko, pipirma po kami ng waiver. Umuwi po kami. Alam niyo po, nagpunta po kami sa St. Luke's Medical Center sa Global City para magkaroon ng second opinion. Kung talagang yun po talaga yung kanyang karamdaman. At iisa po ang diagnosis ng doktor, ang sabi, kinakailangan magkaroon ng heart bypass. Pero alam nyo, ang sabi ng doktor sa amin doon, Daddy, meron po akong ipagagawang examen sapagkat kung i-heart bypass ka at hindi mo kakayanin, sayang lang ang ibabayad mo. We will spend almost a million sa pagpapa-heart surgery niya. So, binigyan niya po kami ng referral sa medical center. Nagkaroon po siya ng nuclear scanning na tiningnan din po yung puso niya. Bago siya nagpunta doon, alam niyo, ang sabi niya nga sa mahal na Panginoon, pagagalingin mo pa ba ako? Kasi kung pagagalingin mo ako, bigyan mo ako ng sign. Bigyan mo lang ako ng 1% na dagdag sa tibok ng aking puso, alam kong pagagalingin mo ako. Alam niyo, supposed to be December 8, 2019, o operahan siya. Pero umaga-umaga sabi niya sa akin, that time there was a crusade sa dako po ng Pampanga Arayat, kundi ako nagkamali. Ang sabi niya sa akin, sweetheart, bumangon ka na, pumunta tayo sa Pampanga, dadalo tayo ng krusada. Alam niyo, after ng examination ng nuclear scanning, ang 1% na hinihingi niya sa mahal na Panginoong Jesus, ito ay ipinagkaloob ng mahal na Panginoong Jesus. So, nag-improve po yung tibok ng kanyang puso. Ang sabi ng aking mga anak,
Papa, bakit 1% lang ang hiningi mo sa ating mahal na Panginoon? Bakit hindi 100%, 95%? Ang paliwanag ang beloved sweetheart ko. Alam mo anak, kapag ka nag-ikaw nagbigay ng limos sa isang pulubi, mahirap ibigay ang 100 piso, pero ang piso madaling ibigay. At isang patak lang ng luha sa mahal na Panginoong Hesus, isang tsak na bagay, bibigyan ka ng kagalingan. Totoo ang Diyos. Sa unang panalangin ng mahal na pastor ng mga beloved children, alam nyo, ilang buwan nang nakalipas, sabi ko sa sweetheart ko, magpa-examine ka ulit. Kasi parang nag-improve na daw siya, hindi na siya hinihingan. Nakakaakyat na siya doon sa second floor namin, nagmamanikmanaog na. So ang sabi ko sa kanya, bakit hindi ka magpa-examine para malaman natin kung normal ka na. Totoo ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade, sapagkat alam nyo, yung 36% na naging 37 nung magpa-examin kami ulit, ito po ay naging 55%. Ibig sabihin, naging normal na ang tibok ng puso niya. Alam nyo kung hindi, sabi nga niya, by faith, manalali kami sa mahal na Panginoong Hesus. Talaga pong by faith, kahit nandun ang kahirapan, pinakikita ko nga siya. Alam nyo, minsan, paggising siya, natutulog ako, pero kunyari lang, dahil tinitingnan ko yung kondisyon niya. Pero nakikita ko, umiiyak siya. At ganun din ako, umiyak din ako sa mahal na Panginoon Jesus. Pero talagang napakabait ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Ngayon, after a year, at naalala ko po, nung February na anniversary natin last year, nung magpatotoo ko sa Amoranto, alam nyo, December 8, nasa dako kami ng Candelaria. Ang sabi niya, sweetheart, anong date ngayon? Sabi ko, December 8. Sabi niya, isang taon na pala akong dinagdagan ng mahal na Panginoon ng buhay. Yes, purihin ang Diyos. Napakabait ng mahal na Panginoong Jesus. Alam nyo, after a year na hindi siya nakapag-drive, ang unang drive niya, nagpunta kami sa krusada sa dako ng La Union. Sabi ko, kaya mong mag-drive? Sabi niya, kaya ko. Nagpunta pa kami sa Baguio, doon pa kami nagpahinga, at talagang napakabait ng Diyos, sapagkat alam niyo, wala siyang naramdaman. Nakapag-drive siya after a year na hindi siya magmaneho dahil sa kanyang sakit sa puso. Nakapag-drive siyang muli, at muli nagagampanan namin yung pinagkalob na ministeryo ng mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo, hindi lang po dyan, nagtapos ang himala ng mahal na Panginoon Jesus. April last year, ang aking mga anak galing ng La Union, nagbakasyon po sila, Holy Week doon. Pauwi po sila noong Sunday. Nasa dako po sila ng Caba, La Union. Alam nyo, sa hindi nila namamalaya, meron pong isang sasakyan na sumalubong po sa kanila na napakabilis ng takbo. Yung Fortuner po. Alam nyo, before that, meron po kaming apo na 1-year-old. At nagtaka sila. Nagtaka yung mga anak ko, yung manugang ko, kasi lahat po sila ni lay hands nung aming apo, hindi nila maintindihan bakit ipinatong nung apo ko sa kanilang apat, sa dalawang anak, sa anak ko at din sa manugang ko, ni lay hands po silang apat, and then suddenly nakita nila yung Fortuner na lumalagas sa papunta sa kanila. Gaano katotoo ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade? Yes, alam nyo, nung lumalagas sa iyo sa sakyan, binunggo po sila, natiklo po yung side mirror, and then nung tingnan nila, nakita nila may gasgas lang po sa likod. Ano ang nangyari after that? Apat na sasakyan. Yung kasunod po nila, total wrecker po. May mga nadala sa ospital, may mga nasugatan, may namatay. Apat na sasakyan po siya, kaya ang laking gulat po nila. Ang sabi ng mga investigador, ano meron kayo? May anghel ba kayong kasama? Bakit walang nangyari sa inyo? Sa limang sasakyan na binunggo ng Fortuner na yan, sila po yung bukot-tanging walang na ospital. Sila yung bukot-tanging nakauwi sa dako ng Manila. Ganang katotoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Purihin ka, mahal na Panginoon Jesus.
Ang aking apo, 4 months old, pinanganak normal. After ilang buwan, nagkaroon ng karamdaman, hindi makadumi ang bata. Late no sabihin sa amin ng aking mga anak, ang sabi ng aking anak, Papa, si Candice, ganito, hindi makadumi. Kailangan lagyan ng tubo yung bituka para makalabas yung dumi. Ano ang magagawa na isang 4-year-old na bata? Ang matanda nga, hirap na eh. Much more pa yung bata. Ang sabi ng aking sweetheart, because that time, nung mga oras na sabihin ng aking anak, papunta po kami sa dako po ng Hong Kong para dumalo ng anniversary. At lahat po eh, preparado na the ticket, the hotel, lahat-lahat na po, aalis na lang po kami. Ang sabi ng beloved sweetheart ko, pagbalik ko, magdidesisyon ako kasi kailangang operahan. Ang sabi ng doktor, mag-prepare kami ng 500,000 para sa operation. That's only for the surgeon, ang sabi ng doktor. Dumako kami, pumunta kami, tumuloy kami sa Hong Kong. Nagganon ang aming isipan, tuliro. Hindi namin alam kung ano ang gagawin namin. Pagdating namin sa Hong Kong, pagod ang sweetheart ko hanggang sa makatulog siya. Isang tinig ang nagsabi sa kanya, ialay mo si Candice, ialay mo sa akin. Alam nyo kaagad, tumawag ako sa dako ng Manila. Ang sabi ko sa mga anak ko, bukas Linggo, dumalo kayo sa dako ng sukat. Ialay ninyo ang bata sa mahal na Panginoong Jesus. Alam nyo, sinunod nila kami. Inalay nila ang bata. Pag uwi ng bata, ano himala ng mahal na Panginoong Jesus? Dumumi ang bata. Kaagad-kaagad, pagkaalay doon sa bata, dumumi ang bata. Ilang taon na yung aking apo, grade 3 na po, nasa top 10, napakalakas, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Right, oh, so, ganang kabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi lang sa physical tayo, pinagpapala, maging sa material na bagay. Alam nyo, wala na po kaming mahihiling sa mahal na Panginoon Jesus. Binigyan kami ng mga trabaho na, sabi ko nga po, ang mga natanggap naming trabaho, almost isang taon na po namin gagawin, ilang bangko po yung nagpagawa sa amin. Kaya po totoo, totoong-totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kung hindi po kami nakakilala sa mahal na Panginoon Jesus, kung hindi sa panalangin ng mabahal na pastor, kung hindi sa mga naunang nagbigay ang inyong abang lingkod, 6 feet below the ground, dahil bago po kami nakakilala sa mahal na Panginoon Jesus, dumaan po ako sa hindi lang isa, dalawa, tatlo, limang operasyon, puro major operation po. Hindi ko na po alam kung mabubuhay po ako. Pero may layunin ng Diyos. May layunin ng Diyos sa ating lahat. Hanggang sa ngayon, taglay-taglay ko ang kalakasang ipinagkaloob sa akin ng ating mahal na Panginoon Jesus. Kaya po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian, tanging sa mahal na Panginoon Jesus lamang.